And what's up mga kakwentuhan? Ako naman po ito, si Bord Portea, ang nagbabalik para sa ating segment na pinamagatang Kwentuhan with Bord Portea. Kung saan ay pag-uusapan natin ang mga misteryo, kababalaghan, at mga anting-anting agimat na pwede nating gamitin. Kung gusto mo na mga itong klaseng kwentuhan, syempre ay please subscribe na dito sa ating channel at huwag mo na rin kalimutan ang notification button para ikaw ay updated sa mga susunod pa natin mga videos. So mga kakwentuhan, tanong ko sa inyo, kayo ba ay mahilig bumili sa 7-Eleven o sa anumang convenience store ng this oras ng gabi? Maraming mga convenience stores na laging bukas 24 oras at ang mga store na to ang nagbibigay pakipakinabang sa atin kapag oras na mayroon tayong pangangailangan. Sa kwentong babasahin natin ngayon in this video topic ay may kinalaman ang convenience store sa karanasan ng ating letter sender ngayon na si Alfred. Yan na mga kakwentuhan, base to sa letter sender na sinend sa atin. At ito ay babasahin natin ngayon. Magandang araw o gabi sa mga kakwentuhan. Ako pala si Alfred. Gusto ko pong ikwento sa inyo ang isang pangyayari na hanggang ngayon kapag naalala ko ay hindi pa rin ito nahanapan ng eksaktong paliwanag. May kinalaman dito ang kilala nating convenience store na 7-Eleven. At ito ang aking storya. Nangyari ito noong taong 2015. Ito rin ang panahon na lumipat kami kasama ng aking pamilya sa Maynila upang doon ko ipagpatuloy ang aking pag-aaral. Ito rin kasi ang panahon na unang makakatungtong ako sa kolehiyo. Hindi ko nasasabihin kung saan eksakto sa Maynila kami nanirahan. Mabuti na lamang ay nakahanap kami ng marerentahan na murang kondominium. Every katapusan naman ng buwan ay nagagawa pa rin naming umuwi ng Cavite para naman masikaso na amin ang mismong bahay namin doon. Maliit lang yung nakuha naming matitirhan. Sa unang buwan ng pagtira namin dito ay palagi akong lumalabas ng kondo namin at nililibang ko ang sarili ko sa kamay nilaan. Mabuti na lamang ay marami-rami akong nakikita rito kaya madami-dami din akong nakikita ang mga tao na pwede kong makausap at mapaglibangan. Na pwede ko rin mapagkwentuhan. Dapat ko rin malaman ng mga ilan ng mga pwede kong mapagbilhan ng pagkain o kung anumang mga bagay para kung sakaling may kailangan ay alam ko kung saan ako bibili. Dito ko napansin ang mga establishment ng convenience store sa paligid
Bawat kanto na aking makikita ay may 7-Eleven o di kaya naman ay mini stop. At least laking tulong sa akin ito. So kung mapapansin niyo nga naman mga kakwentuhan sa ano no, sa every street ng Maynilaan, lagit at laging meron itong 7-Eleven. At syempre 24 itong bukas. Isang gabi ay nakaramdam ako ng uhaw. Kailangan kong uminom para maibsan ang natutuyo kong nalamunan. Binuksan ko ang ref namin. May tubig naman pero naghahanap ako ng matamis na may inom. Gusto ko tuloy uminom ng soft drinks. Napatingin ako sa aking orasan. Mag-aalas 3 na pala ng madaling araw. Pero ayos lang dahil alam kong paglabas ko ng kondo ay alam kong maraming madadaanan akong convenience store na bukas pa rin 24 oras. Kaya naman nagbihis ako ng aking pangitaas na damit at kinuha ang susi at pera. Paglabas ko ng kondo ay malamig ang panahon. Katatapos lang kasi ng ulan. Kaya ilan sa parte ng kalsada ay hindi maiwasang bumaha. Kakaunti lamang ang tao sa paligid ng mga oras na yon. Naglakad ako hanggang sa marating ko ang isang tahimik na kanto. Doon ay tanong ko ang isang liwanag ng 7-Eleven kahit malayo pa. Natuwa ako at mas pinilisan ko ang paglalakad papunta sa convenience store na yon. Habang papalapit ako ay hindi ko maramdaman ang aking sarili dahil halos makaramdam ako ng kaba. Tila ba may mangyayaring masama? Di ko na lang yon pinansin. O no? So parang you see Alfred, nakaramdam na siya ng parang kakaiba. Papalapit pa lang dito sa convenience store na to. Nang makalapit na ako sa convenience store na yon, at nang mahawakan ko pa lang ang pintuan nito, ay nakaramdam na ako ng ginaw. Malamig din kasi ang mismong hawakan ng store. Napansin ko rin na halos naghahamog na ang salamin sa loob nito. Inisip ko, malakas ang mode ng aircon. Pagpasok ko nga, ay totoo nga, mas malamig ito kaysa sa aking inaasahan. Kung susuriin ko ay nasa turbo mode ang aircon. Kaya ganun na lamang ito kalamig. Napakatahimik rin ng 7-Eleven branch na ito. Normal na yon dahil alas 3 ng madaling araw yon syempre. Bago ko mapuntahan ang refrigerator nila ay malalampasan ko ang cashier. Doon ay may nakatayong babaeng employee. Nakatayo lang ito at nakatingin lang sa malayo. Para siyang statua sa kanyang pagkakatayo. Kung tutuusin ay hindi iyon normal. Hindi ko tinignan ang kanyang mukha.
Dahil ako yung tipo ng tao na tumitingin sa, hindi ako tumitingin sa mata kapag ako ay may kaharap na tao. Nang marating ko ang ref, ay kinuha ko ang aking paboritong soft drink. Isang Coke in can lamang yon. Paglapit ko sa cashier, ay pinakita ko sa kanya ang aking biniling Coke in can para ako ay makapagbayad na. Inuha naman niya ito sa kanyang mabagal na galaw. Isa lang ang order ko pero ang bagal ng galaw niya. Ayos lang sa akin. Hindi naman ako nagmamadali. Napansin ko habang tumatagal ako sa loob ng convenience store na yon ay lalong lumalamig ang paligid. Napatingin ako sa nag-iisang cashier. Nagtataka ako ba't hindi ito giniginaw. Napansin ko rin ang kanyang balat na napakaputi. Hindi pa rin ako tumingin sa mismong mukha nito. Nang makapagbayad ako ay dali-dali na akong lumabas ng store na yon. Alam kong may hindi normal sa nangyayari. Dala ko pa rin ang Coke in can na aking binili. Hindi ko agad iyon ininom. Nang makalapit na ako malapit sa building namin, ay doon ko binuksan ang Coke in can. Nang aking inumin ang laman noon, ay halos masuka ako sa sumunod na pangyayari. Dinura ko agad ang Coke na aking ininom. Hindi ko maintindihan ba't ganon ang lasa nun. Lasang kalawang. Bakit ganon na lamang ang lasa ng Coke na yon? Nang tinignan ko ang expiration date, ay expired na pala ito. At gulat ako sa nakalagay na petsa. Expired na pala ang Coke in can na ito noong taong 2005. Sampung taon na ang nakakaraan. Nag-iba rin ang itsura ng lata nito. Ang ilan sa bahagi nito ay kinakalawang na pala. Siyempre, nandiri ako sa nangyari. Bakit ganito ang produkto ng convenience store na yon? Inisip ko baka hindi nila yon na-check ng maayos yung mga item nila. Galit na galit ako dahil muntik na nila akong malason. Babalik ako sa 7-Eleven na yon para magreklamo at para maibalik na rin ang bayad ko. Sa eksaktong lugar ay binalikan ko mismo ang store pero nanlaki ang mata ko sa aking nasaksihan dahil ang kaninang bukas na convenience store ay isa palang abandonadong space building. So, nung makita pala ni Alfred to, no? So, wala palang 7-Eleven dun. Isa lang itong abandonadong building. Ah, napaka-creepy, diba? Laking pagtataka ko kung paano nangyari yun. Kanina lamang ay naroon ako at pumasok sa mismong store. Hindi ako nakatulog ng gabing yun. Nang umaga na ay bumalik ako sa lugar ng abandonadong building. Wala pa rin
ang 7-Eleven na nakita ko kagabi. Pero hindi naman ako nagkakamali dahil alam kong hindi iyon guni-guni at hindi ako nananaginip. Pinag-aralan ko ang lugar at hindi ako nagkakamali. Doon at doon ang lugar kung saan ko nakuha ang lumang Coke and Can. Nagtanong-tanong ako sa mga taong nakatira malapit sa lugar na yon. At ayon sa kwento nila ay may malaking sunog ang naganap na tumupok sa maraming kabahayan. Isa na dito ang isang convenience store, 10 taon na ang nakakaraan. Yan po mga kaibigan, 10 taon na pa nakakaraan yun, ho. At yan po ang kwento natin ngayon in this video topic na ipinadala ni Alfred ng Ternate, Cavite. At kung ikaw naman kakwentuhan ay may mga istorya din ng mga tulad nito na kakaiba, ay please comment lamang dito sa baba at atin yang babasahin. Or pwede mo rin isend ang iyong istorya sa ballpen88@gmail.com. Well, ibibigay ko naman ang eksaktong email sa description box para kayo ay makapag-send ng mga istorya at ating yan babasahin dito sa ating segment. And sa muli, tayo ay makikita sa mga susunod pang mga video episode. Ako pala si Bert Portea and maraming salamat sa inyong panonood dito sa Kwentuhan with Bert Portea. And see you again sa mga susunod pa nating mga topics. And goodbye!